Mga kabayan, mga OFW, sa lahat ng expatriates or OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia ay mag-ingat tayo, lalong-lalo na sa pamamikay ng mga papeles dito sa Kingdom. Dahil alam naman natin na napakahigpit sa bansang ito, kaya naman huwag na natin i-attempt pa o subukan pa na mamikay ng mga papeles. Dahil nito lang mga kabayan ay mayroong 4 na residente ng Kingdom of Saudi Arabia na nasampulan dahil sa kalokohan na ito. Hinuli nga mga kabayan ang 4 na residente na ito dahil sa pamimiki ng certificate ng PCR test or polymerase chain reaction test para malaman kung ikaw ay nagnegatibo o positibo sa COVID-19 virus. At napag-alaman nga na namiki ang 4 na ito, kaya agad-agad naman na sila ay inaresto. Yan ay nangyari sa city ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kaya naman sa mga kababayan natin dyan na nahihirapan na kumuha ng PCR testing ay huwag tayong sumubok sa mga ganitong illegal na gawain. Marami pong testing centers ang nagsasagawa ng PCR testing. Meron pong libre at kung may bayad man ay hindi ito kamahalan. Meron mga PCR testing na sumisingil lamang ng 90 SR hanggang 200 SR. Kung nais naman ng libre ay maaari kayong mag-book sa inyong tawakal na application Kaya naman kabayan ko OFW, ingat-ingat. Hello mga kabayan, mga ka-OFW, welcome back sa ating channel, Ninsam.tv. Sa video na ito ay panibagong update tayo patungkol pa rin sa paglaganap ng COVID-19 dito sa Kingdom of Saudi Arabia, sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Pero bago tayo magtungo sa pinaka-highlight ng update natin, sa araw na ito ay alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo. Ilan na nga ba ang total cases na naitala sa buong mundo? Ayon sa Worldometer mga kabayan, meron ng mahigit 216.9 million ang confirmed cases na naitala worldwide. At ang bilang naman ng mga nasawi ay umabot na ng mahigit 4.5 million. Samantala ang bilang ng recoveries na patuloy din ng pagtaas ay meron ng mahigit 193 million. Ang natitirang active cases naman na patuloy na nagpapagaling sa mga araw na ito ay meron pang mahigit 18.5 million. Ito naman mga kabayan ang mga nangungunang bansa nang may pinakamaraming naitala ng COVID-19 cases. Nanguna pa rin ang bansang Amerika, sumunod ang India at pangatlo ang Brazil. Yan mga kabayan ang update natin sa buong mundo. Magtungo naman tayo sa updates sa ating bansang Pilipinas. Dahil mga kabayan, mga OFW, patuloy pa rin ang pagtaas ng daily cases sa ating bansa. At sa huling ulat nga ng Department of Health ay merong mahigit na 18,000 na new confirmed cases sa loob lamang yan ng isang araw. Patuloy pa rin ang pagdami ng daily cases sa ating bansa, gawa na rin ng pagkalat ng Delta variant at isa na rin sa mga dahilan ay marami pa rin ang mga pasaway sa ating bansa. Ang total confirmed cases naman mga kabayan ay umabot na ng mahigit 1.9 million. Ang bilang ng mga nasawi ay meron ng mahigit 33,000 at ang bilang ng recoveries na patuloy din naman ng pagtaas ay meron ng mahigit 1.7 million. Ang natitira namang active cases na patuloy na ginagamot sa mga araw na ito at nakikipagsiksikan sa ating mga hospital ay meron pang mahigit 143,000. Yan mga kabayan ang update natin sa ating bansang Pilipinas. Magtungo nang tayo sa update natin dito sa Kingdom of Saudi Arabia kung saan tayo nakadestino bilang isang OFW. At dito nga sa Kingdom of Saudi Arabia ay tuloy-tuloy na ang good news dahil pababa ng pababa ang daily cases. Sa huling ulat niya ay meron lamang naitala na 208 na bagong kaso. Ang total case naman ay meron ng mahigit 544,000 at ang bilang ng mga nasawi ay meron ng mahigit 8,500. Samantala ang bilang ng recoveries na patuloy ang pagtaas ay meron ng mahigit 532,000. At ang bilang ng active cases ay kakaunti na lang din. Meron na lamang mahigit 3,300. Ito naman mga kabayan ang mga nangunang cities, regions or provinces ng Saudi Arabia sa mga bagong kaso na naitala sa araw na ito. At yan mga kabayan ang update natin sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel, Ninsam.tv. At kung gusto mong manatiling updated sa mga bagong videos and updates natin, ay click lang ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa iba pa. At susubukan natin sagutin within 24 hours. Muli, Ninsam.tv. Nagpapaalam.